Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang iyong lingkod, Rundi TV mo. Bago lahat, magpasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming maraming salamat sa inyo mga mamatsir. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na kay YouTube channel Rundi TV mo mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ribilito School ng Buholoy. Shoutout sa inyong tanan diha, sa atong mga kababayan diha sa Bohol, labi na sa Ubay Bohol, diha sa Binli Ubay Bohol, mga adlaw kanyang tanan. At kay Felicidad de los Reyes, shout out. Jubilen Obligar, shout out sa iyo. Binus Praser ng Antipulo, magandang araw. Arim Ulitin TV, magandang araw sa iyo idol. At kay Lockwood, magandang araw sa iyo Lockwood idol. Margie Mansano ng Davao, magandang araw sa inyong lahat. At ayun nga mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, update tayo kay Idol Tumi Bigwas Abili. Ano muna tayo, mag-anoon tayo ng pag-iingat bawat isa sa atin dahil may bagyo ang ating lugar ngayon sa Pilipinas. Ingat tayo, saan man tayong lugar na roon, sana mag-ingat tayo para malayo tayo sa anumang kapahamakan. At ayun nga mga kaibigan, ipagpatuloy natin itong update natin kay Idol Bigwas Tumi Abili. Itong isang magaling din na broadcaster, no, ay ating panuorin para malaman natin mga kaibigan mismo sa kasamahan ni Idol Bigwas Tumi Abili kung saan ba si Idol Bigwas, bakit walang live, hindi yung kuro-kuro lang, hindi yung galing kay misteryo na puro lang kakula namang katotohanan. Ito mga kaibigan, panuorin natin itong si Idol Ding na isang broadcaster din ng DWOK. Ito mga kaibigan, panoorin natin ito. Magandang umaga Sir Dave Martinez, yung ating station manager, Ma'am Ashley Fabiano, yung ating namang ano si Ma'am Ashley? Program directress. Ma'am Ma'am Ashley, inirapan ako. Operation manager si Madam Rose, si RJ and Tech Aaron, yon. Si RJ at saka si Tech Leo ay magkasanggang dikit yan. Twin brothers dito sa aming himpilan. Si Tech Aaron naman kasama lagi-lagi natin dito sa ating programa. Jaja at saka si Shanley naman, yung ating darling ng Bigwas Station dito. Okay, 0930 ha, 325-7881, huwag kalilimutan. At si Sir Tommy, boss, mamimiss ka namin eh. Tagal mo raw eh. Sabi nung namimiss. Present namimiss ka namin. Present tense, participle tense, ganun. Namimiss ka namin sa aming dito sa bahay ampunan. Sa bahay ampunan. Kasi inampun nila ako eh. Galing akong Bulacan, inampun nila ako dito sa Puerto Princesa dito sa Bigwas Station. Maraming texter na nare-receive natin, kinukumusta ka. Sabi ko naman, may ginagawa yung tao eh. Oh. Hindi ako galit ha. May ginagawa yung tao eh. Seriously, may inaatupag lang kasi si Sir Tommy. At kailangan matapos yun eh. Babalik yun. Babalik yun. After siguro a few days naman, nandito na yun. Maririnig nyo na Monday to Friday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga yung Bigwas program headed by him, Sir Tommy Abili. Pero bago yan, si Ma'am Ashley Fabiano yung ating kasunod. Maraming salamat din at naririyan si pagkatapos ni Ma'am Ashley ang Bigwas program alas 10 hanggang alas 11. Pagkatapos ng alas 10 alas hanggang alas 11, papasok naman si Ka Baby Fuertes sa kanyang sa kanyang serbisyo publiko at argumento. At alas 12 ngayon ay Friday, si kasamang Dong De Los Reyes yung mapapakinggan niyo sa alas 12 hanggang alaunang slot. Si Ka Body Tinay
kinukumusta ko, hindi na tayo nagkikita. Oh, kasi si Kaba di Tinay, alas 12 rin, parang si Dong, kaya lang palitan sila. MWF si Dong, si Kaba di Tinay naman ay TTH, kasama na ang S doon. Saturday, may programa siya 3 times a week. Martes, Huwebes at Sabado, yung kanyang time slot. Ano yan? Pag Martes at Huwebes, alas 12. Kasi palitan nga sila ni kasamang Dong. Pag Sabado naman, alas 8 siya. Yun, ganun yung kami rito. Si Kabadi Tinay, si Dong, si Kababy Puertes, ayun, si Katomi Abile. Yan ang mga komentarista rito ang dapat ninyong hindi mamimiss sa inyong pakikinig, sa inyong pag-tune in sa radyo. Okay, ay. Ano na pala, tanghali na pala. Magandang umaga po sa ating lahat. Wala po naman sa silid pambalitaan ng DWOK-FM, ang Bigwas Station. Narito ang ating pang alas 8 radyo balita. Magpapatuloy ang mga nararanasang pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kapansin-pansin ng malaki na ang volume ng tubig, kumbaga dala ng paparating na tropical storm Paeng, na nagbabanta ng maglandfall. Nagbabanta na itong maglandfall, ha, bandang Aurora Province. Pero may posibilidad pa itong magbago. At sa datos po naman ng pag-asa, tinitingnan pa ito. At ang galaw ng naturang bagyong ito, partikular na ang mga dinadaanan nito hanggang sa mga bahagi ng Bicol Region, mas lumakas pa ito kumpara sa naitala kahapon. At nasa typhoon category na ito ang nasabing bagyong ito, na namataan ang sentro nito na nasa 520 kilometers naman ang layo nito sa lugar ng Burungan, Eastern Samar. At dahil nga mabagal ang galaw nito, maari pang magbago ito ng lakas pagsapit po naman sa karagatang dinadaanan niya. Sa ngayon ay may dala itong hangin na aabot sa 65 kph, kilometers per hour. Malapit po ito sa gitna, yung kanyang parang mata. Ayun, nasa 65 kilometers per hour ang kanyang galaw, habang 80 naman kph ang bugso. Zoom! Yung ganon, yung bugso niya, ano niya, yung bigla ang pasok. Asahan na malakas na mga pag-uulan ang maaaring maranasan. At ang signal number 1 naman ay itinaas na sa may eastern portion ng Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, kasama ng Tikaw Island at Burias Island. Sinasabi pa rin na apektado rin ang Samar, eastern at northern part. Yun, Biliran, kasama rin Biliran Island, at maging ang northern portion, kumbaga, ng probinsya ng Leyte. Mahigpit na babala ng pag-asa sa mga lugar na nabanggit na may mga pagbaha na mararanasan at pagguho ng mga kalupaan mula sa mga matataas na bahagi ng lugar. Magandang wala na ba? Nag-iisip ako kung sino pa maidadagdag ko, eh. Nonoy Magbanwa, Nonoy Villesa. Si Nonoy Villesa kasama ni Sir Tommy ngayon, eh. Si Sir Tommy, kasi huwag kayong mag-alala. Hirap sa inyo, eh. Pinagalitan, ano? Hindi po. Huwag kayong mag-alala kay Sir Tommy. May tinatapos lang. Oo. May tinatapos lang. Tinatapos yung ano, yung pagpapasimento ng ipin. Okay. Hala, sige na. Tayo naman ay nandito na rin. Nandito na rin lang sa ating palatuntunan. Good morning natin ang lahat. Okay. Si Miss. Ang Miss, ano ha, ang Miss ko ay MS, hindi yung MISS. MS. Period. Ayun, ganun. Miss Jimeline Nietes. Ayun, ganun yun. Paramdam. Paramdam, eh. Eh, nararamdaman ko naman. Kahapon pa. Last month pa. Hindi lang nararamdaman, naaamoy pa, eh. Okay, layo nun, ha. Ryutuba. Pero naaamoy pa rin kita.
Jim. Ganun lang. Dito naman tayo sa ano, sa comment section natin. Koham ko Villarosa Baby Jack. Yes. Good morning. God bless you all. Move to Jemily. Jemily Flora Baruk. Good morning Sir Tommy. Ingat ka lagi. Okay, makakarating po kay Sir Tommy yung inyong mga pag-aalala. Makakarating. Ngayon eh ding grabo po ang inyong lingkod dito nakaupo sa trono. Sir Tommy, siguro mga bigyan natin ng ilang araw pa. Mga next week sigurado na 'yan. Mapapakinggan niyo 'yan. May tinatapos lang kasi. Hindi pa matapos-tapos kasi yung ano eh pag ilang ngipin, isa lang namang ngipin eh. Hindi matapos-tapos eh. ganon lang yun. hindi. May ano lang, may ginagawa, may inaatupag na hindi pwedeng palampasin. Importante yun eh. Okay. Yun nga no mga kaibigan, maliwanag pa sa sikat ng araw na may tinapos lang si Idol Tommy Bigwas. Abile, kaya hintay natin ano ang kanyang pagbabalik. Sa mga nagsasabi ng kung ano-ano diyan, ito maliwanag ano, sinasabi ni Sir Ding Grabo na itong si Idol Bigwas Tommy Abile ay may importanteng inasikaso na hindi pwedeng palagpasin. Sa tingin ko mga kaibigan, no, bukod pa sa pagpapabunot ng kanyang ngipin, may iba pang inasikaso ito. Alam naman siguro natin mga kaibigan, o alam na natin kung ano siguro ito, ano, pero hintayin natin na talagang itong si Idol Bigwas Tommy Abile na mismo ang magsasabi sa kanyang programa mga kaibigan. Ang mahalaga dito mga kaibigan, nasa maayos at ligtas na kalagayan yung ating iniidolo. Taliwas sa mga haka-haka na kung ano-anong lumalabas na iba't ibang mga idea na kung ano-ano man lang yung kanilang sinasabi, lalong-lalo na itong isang vlogger na wala nang ginawa kung hindi sinisiraan si Idol Bigwas Tommy Abile. Kilala nyo na siguro mga kaibigan kung sino itong vlogger na ito. Hindi naman kapanipaniwala yung kanyang mga sinasabi dahil mas lamang pa yung kasinungalingan kaysa totoong sinasabi nito. Sa isang daan siguro mga kaibigan na sinasabi nitong vlogger na ito, ang kasinungalingan ay 101. Kaya mga kaibigan, huwag tayong maniniwala sa paninira ng iilan. Yan ang mga kaibigan, maliwanag no, na itong si Idol Bigwas Tommy Abile ay may inasikaso na hindi pwedeng palagpasin. Ito nga ang sabi ni Sir Ding Grabo ng DWOKFM. Yan na, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At once again, this is Ronnie TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin. Oy, mag-ingat tayo ha, may bagyo. Nandiyan sa balita ni Sir Ding Grabo. Yan na, hanggang dito lang muna ulit. Maraming salamat.